Hello mga ka-tinders, dito ako sa tindahan ngayon, Mami Teens 19. Ang ipa-vlog ko sa inyo ay regarding sa ahente ko ng Ariel. Ng Ariel, Tide Powder, Downy, Joy Dishwashing, Pantene, Rejoice, Safeguard, Olay, Whisper, Pampers, Oral-B, Gillette, at Vicks Vaporub. So, kanina lang siya dumaan sa tindahan. Actually, wala pa yung item. So, purely nag-canvas muna yung si ahente. Kim daw yung name niya. So, Washington yung Washington Distributor yung kanilang company. Sabi niya, after 2 weeks daw siya babalik every Wednesday. So, ang style, Wednesday, ang kukuha siya ng order sa akin. Tapos, ang delivery ay sa Friday. So, take note mga ka-tinders ha. Pag kumuha ng orders, dapat walang item, wala mo ng payment. So, saka mo na ibigay yung bayad mo pag Friday na, pag deliver na. Hindi yung kukuha pa lang siya ng order, magbabayad ka na. No, yung mga ganun. Okay? Para hindi tayo nasiscam. Actually, itong mga Ariel, itong mga Surf, itong mga Downy ko, meron na talaga akong kinukuanan na wholesaler dito lang malapit sa amin. Pero maganda rin na may nag-offer sa akin dito sa store. Advantage sa akin na mag-isa lang ako, na no need na ako pumunta sa grocery store para mamili. So, ang problema lang, meron akong, kailan ba yung ahente ko? May ahente ako ng bread box. May ahente ako ng sigarilyo, PMFTC. Meron din ako ahente ng mga biskuit, yung mga Fita. At pang-apat ko na ahente, etong Ariel. May pang-lima pa pala yung aking milk bar. Problema ko lang to nito, puti sana yung PMFTC kasi napaghandaan mo eh. Kasi every 2 weeks yung singilan, parang utang bayad, ganun yung PMFTC. Kaso lang itong mga ahente ay purely cash basis. So, yung ginawa ko, para hindi tayo nasistress, kasi diba nakakaya naman na pumunta sila na wala tayong pera on hand pambili. So, yung ginagawa ko, tinatanong ko kung kailan yung balik nila, pinapasulat ko sa resibo kung kailan yung exact na nandito sila para mapaghandaan ko at para makabuelo ba. Kasi minsan diba may mga promo sila, may mga 5+1, may mga 6+1. So sayang naman kung hindi mo na-avail. Katulad nung sa ahente ko ng Lucky Me at yung mga Fita, kapag kukuha ka ng 6 or 12 na mga noodles, may free ka dalawa ko, diba? So ano na rin yun, may tinda mo na yun ng regular price dito sa tindahan mo. Kaya pinahandaan ko talaga kung kailan sila tuwing pupunta dito, kasi nga cash to cash basis yung mga ahente ko ng biskuit. At siguro tong Ariel, hindi ko na naitanong, malamang cash to cash basis din. Sigarilyo lang yung pa 2 weeks to pay. Parang utang bayad. So ganun lang mga ka-tinders. Kasi hirap yung every time na pupunta sila, di ba, may record yan sila na dapat kukuha ka ng ganun para hindi ka talaga nawawala sa system nila. So, mahirap yung palagi ka, wag muna kasi wala kang pambili. So, mas maganda yung paghandaan mo para hindi rin nakakahiya. No? Hindi rin parang sa tingin nila, wala ka ng stocks pero hindi ka maka-purchase kasi nga hindi ka nakapaghanda. So, sa tindahan kasi marami tayong kita pero marami naman tayong dapat paglaanan. Si Milk Bar nga, hindi ko nga matansya kung every kailan siya pumupunta. Good thing lang, usually dumarating siya ng gabi, malakas na ako tuwing hapon hanggang gabi. So, meron talaga akong pambili sa aking milk bar. 7 pesos. So, usually mga 30 pieces to 50 pieces yung binibili ko sa kanya. So, okay lang. Pero yung mga ahente na mga biskuit, usually mga ahente na yan, na cash to cash basis ay morning, no? Nagpaparamdam. Alam mo naman, morning nga pa tayo. At si Mami Teens, 8 a.m. na nagbubukas. So, nga pa. So, yung ginagawa ko, pag alam ko na dadalaw sila, ay paghandaan ko ng gabi para kinabukasan meron akong pambili. So yun lang yung aking sharing mga ka-tinders. So dagdag tips para sa mga kasari sa restore owners ko dyan.